Simula bukas ay asahan naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City dahil sa pagsisimula ng konstruksyon ng MRT 7. At abiso po ng MMDA sa mga motorista hanggat maaari, iwasan muna ang pagdaan sa North Avenue at maganap ng alternatibong ruta. Sasakupin ng konstruksyon ang dalawang lane sa gitna ng naturang kalsada. Madaraan na naman ang mga lane papuntang Quezon Memorial Circle at EDSA. Magtatalaga rin ng karagdagang traffic enforcer para tumulong sa pagmamando ng daloy ng trapiko. Layo ng MRT 7 na mapabilis ang biyahe mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Kaugnay po ng balitang yan, makakapanin po natin si MMDA spokesperson Celine Pialago. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon po. Sa lahat po ng viewers, magandang hapon. Apo, unahin po muna natin to yung construction ng MRT 7. So, paano po ang planong traffic management ng MMDA dito? Starting po bukas, alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon, mag-uumpisa yung deployment. Tutulong po tayo doon sa mga personnel mismo ng MRT 7 na magmamando ng daloy ng trapiko. Bali ho, alas 12 ng 12:01 ho, ng susunod na araw, kinabukasan ay uumpisa na sana ho yung MRT 7. Apo, at may binabanggit kayo na parang rerouting po para sa mga motorista. Magkakaroon ho tayo ng rerouting doon ho sa ating mga motorista na manggagaling ng North Avenue. Left lang ho tayo sa may Mindanao Avenue, right po tayo sa Road 3, then right po tayo sa Visayas, right po tayo sa Quezon City Memorial Circle, then right tayo sa Commonwealth Avenue going to your destination. Kung kayo naman po ay galing Quezon Avenue, turn right po kayo dito sa may QC Circle, then Commonwealth po kayo, right Avenue, diretso po sa inyong pupuntahan. So, magkakaroon ho ng malupit na daloy ng trapiko. Sir, bali ho, 3-4 lanes ang pakiusap po natin sa contractor ng MRT kung ano ho yung napagkasunduan na isang lane lang ho ang mababawas bawat bound, ay yun lang ho yung masusunod. Apo, at may penalties of para course, ho dito. Hindi na ho bago na nagkaroon ho ng penalty ang contractor na lumabag ho doon sa panuntunan. Lalo na ho kapag may mga ganitong kalaking infrastructure. Nasa 20,000 pesos, sir, o higit ang kanilang penalty. Meron ho bang estimate kayo kung mga, kumbaga, kung meron kayong speed na tinitingnan ngayon dito, mga gano'y ibabagal? Wala pa, sir. Ang meron po kaming figures dito, yung bilang po ng mga sasakyan na dumadaan sa North Avenue, nasa 45,000 po yun daily. So yun ho yung binabantayan nating bilang ng mga motorista. Rush hour ho, ganun na rin ho yung bilang natin. At hindi naman ho, dahil gagawin lang sa North Avenue, nandun lang yung traffic. Siyempre ho, madadamay na ho yan. Mindanao Avenue, madadamay na rin ho yung EDSA. So yung deployment po natin, paiigtingin po natin doon sa vicinity kung saan ho gagawin yung construction ng MRT 7. Ma'am, pagdating doon sa Tanggal Bulok, Tanggal Usok campaign, marami yung mga pasahero yung nahihirapan at nararamdaman talaga nila yung kakulangan sa mga sasakyan. So sa panig po ng MMDA, paano nyo ba tinutugunan? Ang MMDA po kasi, isa sa ahensya bumubuo ng IAC. Bali ho, ang participation ho natin dito, bukod sa pagsama ho sa tuwing sila ay magsasagawa ng operation, of course, may mga naka-standby ho tayong tow trucks, MMDA personnel ho, para ho kung may kailangan din hong tikitan, and naka-standby ho kami para ho magbigay ng libreng sakay. Ang major function ho kasi namin dito ay yun lang. Pero ho, ang LTFRB po kasi, nakahanda na ho ang kanilang mga special permits para ho sa special trip na mga buses na magpapalit ho ng ruta para ho magabayan natin yung mga commuters natin na nai-stranded. So kami ho, nag-aantay lang kami, Sir Jiggy. Anytime ho na kailanganin nila ng tulong from MMDA, isang gobyerno lang naman po tayo. So naka-standby lang po kami. Sa ngayon ho ay paano? Tuloy-tuloy? May parang moratorium, ano po? Parang suspension ng campaign kasi 2 months. So paano po ang mangyayari ngayon? Bali, sir, at least ho, magkakaroon ho ng time yung ating ho, mga jeepney drivers na ayusin ho. Nakita na ho nila kung saan ho nagkakaroon ng problema sa tuwing magsasagawa ng operation. Kalbo na ho ang gulong, sira-sira na ho yung kanilang headlights, wala ho silang brake, luma na ho yung upuan ng mga passengers. So at least ho, may sapat silang panahon para ho ayusin yon. Pero ho, ang MMDA, patuloy pa rin ho kami sa aming clearing operations. And of course, hindi ho namin hahayaan na together with LTO and LTFRB na bumiyahe rin ho sila ng walang headlight. So kahit ho walang Tanggal Bulok, Tanggal Usok at may moratorium ng ilang buwan, ay tuloy-tuloy pa rin ho yung paninita natin sa mga lalabag. Ilang panghuli po, ano ho yung abiso nyo sa mga kababayan natin na una, maapektuhan ng North Avenue construction, at pangalawa, ito pang campaign po ng IAC.
Una po doon sa construction ng MRT, ito na po yung long-term projects na sinasagawa ho ng gobyerno, ang build projects ho. Suportado ho yan ng MMDA. Nandito lang ho kami for traffic management. So sa ating mga motorista ho, mag-alat ho tayo ng allowance na oras tuwing lalabas ho tayo sa ating mga tahanan. Expect ho natin na bibigat na ho talaga yung daloy ng trapiko. But ang end result naman ho nito ay para sa kabubuti ng lahat. So usapin ho ng tanggal bulok, tanggal usok. Sana ho yung ilang mga sektor, wag naman ho nilang pagsamantalahan na hiyak-hikayating panggalitin yung mga commuters sa gobyerno. Wag naman ho sanang ganun. Ang gobyerno ho ay tutulong at magbibigay ho kami ng assistance sa mga mai-stranded na commuters natin. And tuloy-tuloy ho, para ho dun sa magpapasaway, unahin ho natin yung safety ng pasahero natin bago yung kapakanan natin. Apo, salamat po sa pagkakata, ma'am. Salamat po. Si Miss Celine Pialago, tagapagsalita po ng MMDA.